Mukhang sira na yung shock ni Groot kaya tara ayusin natin. Simulan natin sa pagbabaklas ng kaha niya. First time nating nabaklas tong shock ni Groot after 4 na taon. Napansin ko kasi dito pag may angkas ako pag dumaan ako ng humps sumasagad yung shock ko or umuuntog na. Kaya sinilip ko siya at ayan nga may leak na. Sulit na din kasi 4 na taon din ang tinagal. Pero ngayon susubukan natin i-repack tong rear shock natin para makatipid tayo kahit papano. Kumuha lang ako dito ng hose na medyo makapal para isapin dito sa piston rod para di siya magasgasan. Yung iba pa sikwat ang ginagawa dito para ma-disassemble yung shock pero pag grinder ginagawa ko para mabilis at maiwasang magasgas yung piston rod pero dahil grinder gamit ko dapat double ingat talaga ako. Ito yung pinaka-lock para di mabunot or lumabas yung oil seal. Dito gumamit ako ng jack ng sasakyan para mapaghiwalay ko yung piston rod at oil cylinder at gumawa din ako ng one of a kind special tools. Haha, may pinaggayahan lang ako niyan, hahaha. Dito pwede nyong gayahin yung proseso ng ginagawa ko. Pero mas okay kung mag-research muna kayo maigi bago kayo mag-DIY at kung saan mas reliable at mas madadalian. Dito check nyo yung guide seat kung malakas na ang alog, pag alog na magiging sobrang talbog na ng shock nyo, kaya need na yun palitan ng middle bearing, not sure sa tawag dun haha, basta may brass yan sa gitna. Etong sakin okay pa naman kaya no need palitan, ligtas na naman ang pera ko, hahaha. Itong part na to need natin i-grinder para maikot natin ng maayos yung nut at matanggal natin yung kanyang piston.
Ayan, natanggal ko na galing ko, diba? Hahaha. Ngayon, papakita ko sa inyo yung mga parts nito at pagkakasunod-sunod. Ito yung sinasabi ko kanina, pag may alog yung guide seat, yung gitna yung papalitan para bumalik sa dating sukat. Ito naman yung oil seal na ayusin natin, dahil wala tayong pamalit, kaya subukan lang muna nating remedyohan. Kasi medyo madamot yung gumawa nito, at wala man lang size na nakalagay, hahaha, ang damot nyo naman po. Ang ginagawa ko naman remedyo dito sa oil seal is hunuhugot ko yung compression spring at binabawasan ko para mas maging mahigpit at masakal niya ng husto yung piston rod, at for sure mawawala yung leak ng shock nyo. Gayahin nyo na lang yung ginagawa ko dito, basta masunod nyo ng tama yung ginagawa ko, wala kayong magiging problema, magtiwala lang kayo sa akin, hahaha. We'll be right back.
I-check nyo din maigi yung piston rod kung wala bang kamot gasgas or tama para di sumakit ulo nyo, kasi pag may tama yan magkakalik lang ulit yan, sayang lang ang pagod nyo. Ngayon ibalik na natin yung mga parts na nakakabit sa piston rod at syempre lalagyan din natin ng grasa yung ating oil seal bago ibalik. At gaya nga ng sabi ko, sundin nyo lang ako at panoorin nyo maigi mga ginagawa ko at never kayong mapapahamak, wahahahaha. Ito dapat din nyo malampasan tong part na to kasi iiyak kayo pag di nyo ninintindi tong part na to, hahaha. Need nyong bawasan ng 5mm itong damper cylinder para maisara nyo ulit or ma-i-lock nyo ulit yung shock nyo. Basta sumunod na lang kayo, wag na matigas ang ulo nyo, gigil nyo damdamin ko eh, wahahaha. At tapos ko nang bawasan ng 5mm ang damper cylinder, kay pwede nang assemble ulit yung shock. Basta sundan nyo lang yung ginagawa ko kung gusto nyo maayos shock nyo. Pagkapasok ng damper cylinder sa piston, need nyo kukupin yung damper cylinder para mag-set in siya sa guide seat. Tamang palo lang para di ma-deform yung damper cylinder. Ngayon pwede na nating lagyan ng oil yung damper cylinder. Kailangan puno ng oil ang cylinder. Pag napuno na ng oil ang damper cylinder, pwede na ibalik ang compression seat. Need din pukpukin para mag-set in siya sa damper cylinder. Maglagay ng oil sa oil cylinder.
Tinansa ko lang yung oil na ilalagay ko dito, di dapat sumobra, dahil mag-bi-build yun ng pressure sa loob pag sobrang dami ng oil na nilagay niyo. Dahil naibalik na lahat ng internal parts. Need ko na ipaliwanag sa inyo kung bakit need bawasan ng 5mm yung damper cylinder. At sa unang pagkakataon napakaswerte nyo, dahil maririnig nyo na ang boses ko sa video na to, hehehe. So ayun, namatay kasi yung phone ko na lobat. So kung hindi kasi natin puputulan yun ng 5mm, sasakto lang siya dyan, dito, yan. Nakaangat lang siya dyan, hindi na natin mailulubog kasi hindi na tayo nagbawas ng tube niya. So dahil nagbawas tayo, ayan, nailulubog natin. So medyo umangat yan kasi natakhata ko to, blinig din na to, kaya sobrang tigas na niya ibaba ulit. Yan, parang bagong bago na siya, dahan-dahan talaga siyang bumababa saka sa pag-angat niya. So ngayon gagawin natin is isisil na natin to kasi na-i-bleed na natin, then nakuha na natin yung gusto nating place sa kanya. So parang mas matigas siya ngayon kesa noon nung pagbaklas natin kanina. So ibig sabihin, good sign. Then ang i-monitor na lang natin dito is kung maglilit pa ba siya dito ulit. So isisil ko na to, gagawin ko dito. Yun ulit, kakabit ko ulit dito yung pang paket. Then pukpok, pupukpokin ko muna paunti-unti yung paligid hanggang sa maitupi ko na siya ng maayos. Then ganito na itsura niya pag napukpok na ng maayos. Ayan. At ngayon patapos na tong vlog ko. Bago ko i-upload tong video na to, halos 3 buwan na ang lumipas mula nung na-repack ko itong rear shock ko. Dahil ayoko magbigay ng information na hindi reliable at makakapahamak sa mga tutulad sa ginawa ko. Kaya siniguro ko munang tagumpay ang pag-repack ko sa rear shock ko at hanggang ngayon wala siyang leak at maganda ang bounce ng rear shock ko. Kaya sa mga gusto gumaya sa DIY ko, 100% sundin nyo lang lahat ng nasa vlog ko at magiging maayos ang rear shock nyo. Maraming salamat hanggang sa muli mga kapatid. Thank you.